Tayong mga riders, ang saya natin kapag nagbabiyahe. Lalong-lalo na kapag dire-diretso at walang aberya. Kaya nga malaking tulong ang bypass ng Tumungin Isabela para mabawasan ang travel time ng mga motorista. Kahit samahan nyo ako, biyeros, na pasyalan ang bypass ng Tumungin Isabela. Madadaanan ng bypass road ang mga barangay Maligaya, San Pedro at San Mateo Tumuwi ni Isabela. Bukod sa mapapabilis ang biyahe ng mga motorista, malaking tulong ang bypass road para mas lumago pa ang turismo sa bayang ito. Mas mapapadaling pumunta sa mga sikat na pasyalan dito tulad na lamang ng Magoli Eco Park. Ang bypass ay may 274 million na budget noong fiscal year 2018 to 2021. Dinagdagan ito ng 60 million para sa last phase nito. Mayroon itong haba na 3.6 kilometers, may lapad naman na 13.4 meters. Kaya maluwag ang daan nito dahil may 4 lanes. Para naman hindi maapektuhan ang patubig sa mga magsasaka sa kanilang palayan, meron din itong cross drainage. Para naman sa retaining wall, meron itong 7,026 lineal meters of rubble concrete retaining wall. Ang lahat ng ito ay inaasahang matapos ngayong 2022. Pero ngayon ay October 2022 na, ilang buwan na lang matatapos na ang taon. Saan na nga ba ang bypass ng Tumuwini Isabela? So ngayon, Beros, ang challenge naman natin ngayon, susukatin natin yung bypass ng Tumuwini mula dito hanggang dun sa pinakadulo na pinagsimulan natin. Ang challenge natin, gagamitin natin tong Aerox natin panukat. So yung Aerox natin, meron sinatawag na trip. Gagawin natin tong zero at makikita natin kung ilang kilometro ba talaga yung bypass ng Tumuwini. Ngayon, hindi na tayo dumiretso doon kasi medyo maputik na. Approximately mga 100 meters na lang mula dito hanggang dun sa may pinakaunahan niya. So i-add na lang natin mamaya. So pakita ko sa inyo ang gagawin ko. Halika. Bali dito, Bieros, meron akong nakalagay na trip na 91.4 kilometers. Bali, ang gagawin ko ngayon, i-set, i-reset ko to. Ayan. So na-reset na siya to zero. Bali, balalaman natin mamaya kung ilang kilometro to. I-add na lang natin yung 120 kilometers mamaya mula dun sa may simula. So, let's go! So, ayun, Beros, andito na tayo ngayon sa simula. Simula na natin yung pagsukat dito gamit yung ating Aerox. So, yun! Aha! Kinakabahan ako kasi yung daanan doon pataas, baka mamaya hindi ko magawa. Ito, kinakabahan ako dito. Yun, nakapasok tayo. Bago kami pumunta kanina sa pinakadulo ng bypass, hinarang kami ng mga trabahador dito at humingi sila ng sticker sa amin. Kaya ngayon, dadaanan namin sila, tatanungin namin kung kumusta na yung construction nila dito sa may bypass. Uang labi, tukuan. Pami labi. Mahay ko mo ito, video tanta, vlog. Boss, piga, may, piga kilometers, damanain na balino daw? 3 kilometers. Oops, 2. Sumama pa kasi 400 na lang yan. Sige, sige boss, sabala. Ngayon, nasa ano na tayo, 0.6 na tayo. 0.6 kilometers na yung sasukat ng ating motor plus yung 100 meters, 0.7, so 0.8 na. Hindi man ko kung nakikita dito sa motor natin, kaya ano, ayan o, 2.6, ayan o, may mga sukat pala, 2.4. Tingnan mo dito, ang nakalagay 2.20, 2,000
2+20 sabi niya. Ayun, kuya natin yung sukat ng ano, no? Kung ilan ang natatapos sila. Dito, 2,000. So, tama lang. 20 meters hanggang doon. Dito. 2,000 dito. So, mga 3K nga na nga yun. Kasi sabi kanina ni kuya, ayun, no? 380. Ano, 180. So, by 20. By 20 yung sukatan nila. So, ito. Halos mga 3K na nga yung mga natatapos nila dito sa may bypass. Yung mga may mga signs sila eh, ayun, no? Nakita nyo yung Beros. Okay. 3.2 na to, Beros. Tamang-tama. Very accurate. 3.4 kilometers tayo. Lahat nito. Ayan. Ang maalala ko kasing sukat nito, 3.4. Pupunta natin mismo to. Itong pinakadulo niya. Ayan. Yun, 3.4, Beros. Andito na tayo ngayon sa pinakadulo ng bypass hanggang nagsimula tayo dun sa pinakadulo. At ang nakuha niya ay 3.5 kilometers. So, ayun, Beros, no? Ang nakalagay na dito sa atin ay 3.5 kilometers. Andito na tayo ngayon sa may bandang dulo. Nagsimula tayo ng zero doon. Tapos, meron pa tayong 100 meters na hindi napuntahan. So, 3.5 kilometers plus 100 meters ay 3.6 kilometers yung haba ng bypass ng Tumuni sa Bela. So, saktong-sakto lang dun sa nakuha nating information. So, ngayon. So, ayun, Beros. Hanggang dito na lang tayo. At, thank you for watching. Sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na kayo. At share nyo na rin yung video na to para malaman ng mga kababayan natin na magkakaroon na ng bypass dito sa Tumuni Isabela. So, ingat kayong lahat. RS always. And see you next vlog. Yo, what's up? Ngayon pa uwi na tayo, Beros. At andito tayo ngayon sa may Tumuni. Ito yung reason, Beros, kung bakit kailangan ng bypass dito sa Tumuni Isabela. Kasi sobrang traffic na dito. Ano? Kaya sabi dun sa research na or sabi dun. Kaya sabi nga dun sa may video na napanood natin, makakasave ito ng 15 to 20 minutes travel time. Akalaan nyo yan. So makakapunta kayo ng, makakarating kayo ng Kabagan, mas mabilis na kumpara dati kung magbubukas na yung bypass dito sa may Tumuni. So pagkabukas ito ng bypass, babalikan natin to. Shoutout pala kay J. Lord Lagi, kay Imbolayugan, kay Sir Dugay. Shoutout sa'yo, Sir Dugay. Nanonood siya ng vlog natin palagi. Shoutout sa'yo, Sir Dugay. At saka si John Derek Rasa, shoutout sa'yo. Sa yung mga kasama natin yung sa Team Notch Vlog. Siyempre, shoutout din sa mga dating Team Notch Vlog, sina JP Panganiban. Nag-review na siya ngayon sa kanyang pagpupulis. Good luck, boss. Ganun din yun sa mga kasamahan niya. Yung mga classmate niya, sina Raymart, sina Isan Rodney, sina Erwin, at sa Jaymar, sino pa ba? Marami sila. Tapos sina Basig, at saka sina isang kasama niya, Halyuri natin. Good luck sa inyo. Ano? Galingan nyo sa review nyo. Sila yung nakakasama natin dati nung pumunta tayo ng Santa Ana, Cagayan, na kung naalala nyo. Ito yung naging video natin dito. Sobrang ganda ng lugar na yan.